can't leave me. Why? Because Jason, it's too much for me. Sinabi ko na, aalis ako sa work ko ngayon. I love the environment, work environment, and my colleagues. So, super saya ng almost 1 year ko doon. The people will make or break your work. Good morning everyone! Welcome back sa aming channel! And today, meron akong exciting news for you guys. For me pala. Exciting news. Pero I wanna share it with you. But, nakakasad kasi, ayun nga, nung nag-live ako sa TikTok, sinabi ko na aalis ako sa work ko ngayon, kung saan ako nag-work, sa Walgreens. And merong good news, another opportunity na pumasok and na-hire ako sa Starbucks. And ang position ko doon is shift supervisor, medyo tumaas din ng kaunti ang magiging sahod ko compared dito sa Walgreens. Pero okay naman yung sahod ko sa Walgreens, pero tumaas lang ng kaunti sa Starbucks kasi nga shift ano siya. Supervisor, ganun. So, yun. Exciting and medyo kinakabahan ako kasi nga first time kong magiging supervisor. Ano? So, sasabihin ko sa inyo yung mga naging experience ko next time. And sasabihin ko rin paano ako nag-apply. And for now, ang iniisip ko talaga is paano ako paano ako magpapaalam talaga. Kasi isa sa pinaka-ayaw ko, yung pinaka-hate ko talaga is yung umalis sa work. Especially kung nakabuo kami ng parang good relationship, friendship, ganun. Kasi dito sa work ko ngayon, sobrang gustong-gusto ko yung work ko sa Walgreens. And ayun yung parang ano ko, yung parang tawag nito, yung parang parang iniisip ko kapag ka sa next job ko, sana ganun din. I know na magiging medyo stressful. Kahit saan naman siguro, di ba, ganun pag una. So, magiging stressful, magiging busy. Ang kagandahan lang sa work ko ngayon sa Walgreens is nakabuo kami ng parang bonding. Yung parang relationship namin. Yung work, parang work-life balance, mga ganyan. Yung parang naging friend kami, pero at the same time, syempre, yung work pa din, ganun. Kasi ano nila, isa rin kasi akong shift lead sa Walgreens, kumbaga, tinatawag nilang manager. And kahit na naging friends kami sa work is, syempre, sinusunod pa rin nila ako kasi gusto ko pa rin yung boundary. Meron pa rin kaming boundary sa isa't isa kahit na alam mo yun, nagkakabiro-abiroan kami, ganun. Dito talaga, madami ako natutunan sa work ko dito sa Walgreens. Kumbaga, parang, paano mo iset yung boundaries mo sa mga ka-work mo, ganun. Kahit na okay kayo, yung kahit na friends kayo, ganyan. Basta pagdating sa work, diba, dapat work talaga. So, ayun, medyo, alam kong malulungkot talaga sila kasi ayaw nila akong umalis. And napamahal na rin sila sa akin, and lalo na yung kambal na nakakatrabaho ko. Puro mga American kasi katrabaho ko, guys. So, alam kong medyo masasad din yung amo ko, pero I know na magiging happy siya. Yung boss ko, magiging happy siya for me kasi nga, yun. Merong opportunity para sa akin. And hindi ko talaga in-expect yun. Nag-apply lang ako, tapos tinawagan niya ako. And then sabi niya kung okay daw ako kinabukasan mag-interview, ganun. So medyo ano talaga sa akin yun, yung parang nakakatuwa and parang nabigla ako kasi hindi ko akalaing ma-hire ako sa ganung position. Kasi kumbaga hindi ko siya forte before, kumbaga parang empleyado lang ako before, pero ngayon magsusupervise na ako ng mga tao, ganun. Parang medyo ano sa akin, bago talaga sa akin, pero I know kakayanin ko talaga para sa bagong work ko, no? Syempre kailangan talaga ipakita natin gaano tayo ka-dedicated, gaano ka-dedicated ang mga Pilipino magtrabaho, 'di ba? And kaya din nila ako na-promote sa Walgreens kasi nga nakita nila yung kasipagan ko, nakita nila paano ako magtrabaho. Hindi sa pagmamayabang, pero totoo yun. 1 month pa lang, nakita nila na
parang pwede nila akong pagkatiwalaan kasi as a shift lead, hahawak ka ng pera. Magbibilang ka ng pera, magko-close ka ng store, mag-o-open ka ng store, hahawakan mo yung mga tao, kumbaga uutusan mo sila paano, anong dapat nilang gawin. Although, hindi lang ikaw yung puro uto, syempre, may ginagawa ka rin. Iba rin yung trabaho namin mga shift lead, pero ititrain mo yung mga bago, yung ibang mga tao, ganun. So, ganun, parang ang laking ano sa akin, parang pleasure, it was a pleasure talaga na magkaroon ng ganung trabaho, na matuto ng ganung trabaho. Kaya ngayon, nung parang big advantage siya nung nag-apply ako sa Starbucks kasi nga meron akong leadership na experience yon sa Walgreens. So yun, babalitaan ko kayo and tomorrow sasabihin ko sa amo ko, sa boss ko, naalis na nga ako and alam kong malulungkot din sila. Malulungkot din ako syempre. Super saya-saya nung, hindi talaga ako super stressful sa Walgreens kasi nga napamahal na sila sa akin and yung trabaho is magaan lang talaga. Hindi kasi busy masyado dito sa store namin. Kumbaga, may mga times na busy, may mga maraming times na hindi kayo magiging busy, ganun. So, ayun lang yung update natin and babalitaan ko kayo bukas kasi nga bukas papasok yung boss ko, Sunday ngayon, and ayoko pang sabihin sa iba kong mga kasama, pero gusto kong unahin yung boss ko na ipagpaalam sa kanya na ayun nga, hindi ako na magre-resign ako, ganun. And sinabi ko din sa bago kong, dun sa nag-interview sa akin sa Starbucks, sabi ko, may vacation kami ngayong April 12 to 19, and I also wanna give notice to my employer, yung sa Walgreens nga, para hindi sila mabigla, 'di ba? Nabigla na lang ako alis ganun. So, nag-okay naman siya and then bas ang kaganaan lang pinaalam ko sa kanya and pumayag naman siya. Sabi niya pagbalik ko daw doon daw ako mag-start ng work. And after ng interview talaga sinendan niya ako ng offer letter, yung job offer ganun. Tapos fill upan ko yung para sa background check ganun. So yun lang guys, we'll see you tomorrow. I mean, what if I leave Walgreens? Who are you gonna make me work with? No! You can't leave me. Why? Because Jesus, it's too much for me. Oh my god. Oh, these are cute. This should match my outfit. So normally Sunday, typically it's not busy. Well, church. When people get out of church, it'll get busy. See, no one's in here. But we gotta work, honey. Honey, we gotta work. We gotta go back to work. Okay, I'm gonna save my coffee. Noelle will be like, what are you guys doing? Say hi. Hi. This is Ezekiel. You make it work. Say hi to my vlog. So it's Sunday today. We're working together. Unfortunately. Yeah. A few moments later. Hi guys, welcome back. And kakauwi ko lang galing ng work. And kahapon nga sinabi ko na sa boss ko dito sa Walgreens na alis na ako. Sabi niya, you will be missed. And sabi niya, saan daw ako magtatrabaho next, ganon. Tapos, wish you the best of luck, ganon. Yun, mamimiss ko talaga sila kasi nga super, nagkaroon kami ng good bonding talaga sa work ko kasi nga, masaya talaga mag-work doon sa amin kasi nga, super saya, ewan ko, nagkakasundo kami, ganon. And, nakakasad lang talaga, pero, I don't want to waste this opportunity kasi nga, di ba, nandiyan na, mamaya magsisi ako na hindi ko tinry, hindi ko tinanggap, diba? So, dito naman sa bago kong papasukan, binigyan niya na agad ako ng schedule. Pero sinabi ko sa manager na, sa store manager na, ma'am, may bakasyon ako ng 1 week. Punta kami ng Michigan and then may pasok pa ako ng 1 week before ako magbakasyon. So sabi niya, that's fine, ganun. Tapos sabi niya, pagbalik mo na lang, saka ka mag-start ng training. Tapos yun, kanina nag-send siya sa akin ng mga documents na kailangan kong fill-upan. And then also, sinabi niya sa akin kung ano yung gagawin ko sa first day. Super bait niya talaga. Siya yung nag-interview sa akin, siya din yung nag...
siya din yung kausap ko kung ano yung mga kailangan kong kunyari kailangan kong suotin ganun, although sinend niya naman na lahat and siya talaga yung nakaka-message ko, nakaka-text ko ganun. So sabi niya, i-message mo lang ako if meron kang tanong dito, super bait niya talaga. And napaka-ano niya, nice niya. So yung interview namin, parang nagkukwentuhan lang talaga kami. Alam mo yung parang sa interview kinakabahan ka, pero the way siya mag-talk, napaka-approachable niya, napaka-friendly yung pagsasalita niya, yung pakikipag-usap niya sa iyo, parang hindi ka maiilang kasi nga napaka parang humble niya ganun. Hindi ko alam talaga na siya pala talaga yung ano doon, yung parang pinaka-manager or store manager. So ganun. So, yun, hindi ko rin expect na after nung interview namin, si-send niya yung offer letter, yung job offer. And, pero, alam ko naman sa sarili ko na nasagot ko kasi talaga yung mga tanong niya. Yung mga tanong niya lang naman is about dun sa, about leadership, gano'n, ano yung ginagawa ko. Na, yung parang ano yung mga na-encounter mo na mga problema, paano mo yun na solusyonan. Mga gano'n yung mga tanong nila dito. So, hindi about sa, kumbaga, sa mga past experience mo na hindi naman related sa papasukan mong bago, ganun. So, ang tanong nila is yung mga experience mo lang about sa customer kasi nga, syempre, customer service din ng Starbucks and yun yung gusto niya makita, ang gusto niyang marinig sa'yo, yung parang, paano ka mag-work? Kunyari sa, syempre, super stress, what if may mga times na busy, paano ka, nakikinig yung asawa ko. Paano mo i-handle mga ganon, 'di ba? So, what can you say about babe that I'm leaving Walgreens? I'm very sad. I keep it really simple. Mm-hmm. If you use jobs as stepping stones to get to the next one, or it's a ladder, mm-hmm. then you want to be here and then here and then here, and you went from here and now you're moving up here. So, yeah. I told them moving up. I told him I love working at Walgreens. I don't want to leave Walgreens, but of course you don't wanna, you know, you wanna step up and you wanna. Ano na rin kasi 1 year na? I think 1 year, mm-hmm. right? Almost 1 year na ako nag-work sa Walgreens, and so far I love the experience. I love the environment, work environment, and my colleagues. So super saya ng almost 1 year ko doon. The people will make or break mm-hmm. your workplace. Yup. So, yun. And yung pay, yung hourly rate is a little bit higher from Walgreens. Quite a bit higher. Yeah, quite a bit higher, mga ganun. So, kaya tinanggap ko na rin talaga siya, no? Which is good for my presents. Nah. You already have your present. Napaka-spoiled mo. Many presents. And before sa another stressful na job, we will go to Michigan soon para mag-unwind. Para naman na, ang tagal rin kasi namin hindi ayan, nagte-text na yung manager ng Starbucks. Yeah. So, kausap ko ngayon kasi yung magiging manager ko. So, ako yung, ang position ko is shift supervisor. So, ako yung parang magiging ano nila, leader, shift leader nila sa shift na yon, no? So, kung, for example, pang umaga ko, ako yung pinaka ano nila, ako yung mag-supervise, mga ganun. Parang katulad lang din ng ginagawa ko sa Walgreens, ako yung parang nag-lead sa kanila, ako yung nag-check ng mga kung ano pang dapat gawin, ano pang dapat tapusin, ganun. Yung parang manager ng shift, ganun nga. Tawag nila dito, manager or shift lead, ganun. So, yun lang ang vlog natin for today. I know, nakakasad tong vlog na to kasi parang family, naging family na rin kasi yung Walgreens sa akin, ano. So, ayoko talagang sa last day ko, nako. Sabi ng mga kasama ko, iiyak na. Alam mo yung mga maarte kong kasama, no? So, syempre, napamahal sila sa akin. And, ayoko silang iwan, pero kailangan. So, sabi ko sa kanila, magkikita tayo next time, magbabanding tayo, kasi never pa kami nagbanding sa labas. So, yun lang ang vlog natin for today. Babalitaan ko kayo sa next, kung ano ang update next time, no? Kung anong mangyayari sa last day ko, or kung makapag-vlog ako, ano? And kung ano yung mangyayari sa first training ko or
anong experience ko sa bago kong papasukan. So, I will let you know, guys. And kung gusto nyo ng vlog kung paano yung paano ako nag-apply or ano yung mga interview questions niya sa akin, comment nyo na lang sa comment section and gagawin ko ng another video. Thank you guys for watching. See you again next time. Bye!